Hello mga kabarks! Kamusta po? Merry Christmas sa ating lahat! Andito na naman po tayo upang mag-aral tayo ng bagong kaalamban about sa mga baby natin, sa mga alaga nating hayop, kaya ng aso. Pinangako ko po sa inyo, di ba, last time na paano ba malalaman kung buntis na ang ating alagang aso? At pag-aaralan din natin kung paano mag-alaga ng bagong panganak na aso. So, well, start na tayo. Well, sa umpisa po, syempre, meron tinatawag na meet session. Ito yung pag-meet ng babaeng aso at lalaking aso na kung saan, paano natin malalaman kung sure na ba na nabuo or meron nabuntis yung aso natin. So, from the first day, bibilang tayo. For example, October 1, na-stud si baby. October 1, bibilang tayo ng para natin malaman kung hit na siya or pwede na siyang kastahin. Bilang tayo ng 9th day. So, 9th day, October 9. So, doon pwede na po si baby kastahin or i-mate sa kapwa-aso niya. So, doon sure na yon na hit na ang alaga nating aso. So, pwede na natin silang pag-lovemaking yan. So, kung tawagin. Then, after that, pwede naman po yan sunod-sunod or twice a day. Pwede rin naman once lang. Hanggang sa, huwag niyong paabutin hanggang mag-dry. At least mga after 3 days lang yun. Sure naman na yun na may baby na yun eh. And then, after that, paano nyo naman malalaman kung buntis na siya, kung sure na ba na ano yung baby nyo na positive? So, from the beginning ng pag-stud, for example, 9th day, dun tayo magbibilang hanggang sa 63 days. 63 days or possible, pwede rin 58, 59, pwede na mga anak. Dun kayo magbibilang ng days kung talagang sure na positive yung baby niya. At saka ano ba yung mga sign nito? Ang sign nito is, yung dede niya nagpipink na kung saan, usbong na usbong. From the first week, minsan walang gana, tulog ng tulog, ganun si female dog natin. Minsan pa nga may tendency, nagsusuka sila kasi naglilihirin parang sa tao, ganun. May mga changes yung mood. So, umaga, may mga morning sickness din sila kung tawagin. So, pag ganun pa lang ang aso nyo, once na-stud na, positive na po yun. So, yun. Madali lang naman mag-alaga ng bagong panganak, pero medyo kailangan marami tayong kaalaman. Sensitive tayo dapat sa status ng baby natin. Kasi, syempre, alagaan nyo yan dahil maraming medyo minsan sensitive. Yung pagkain nila, number one, kailangan lagi silang busog. Pero, i-manage nyo din dahil mahirap din pag lumaki yung baby sa tiyan. Mahirap masiis. Pero depende naman po yun sa laki ng aso ninyo. Kaya naman nila yan. So, yun, alagaan nyo sila. Yan, pamperin nyo. Iko-comfort nyo. Kasi, para rin talagang tao rin yung mga yan eh. Yung attitude nila, once na buntis, medyo parang yung iba hirap, yung iba okay naman. Tapos, i-vitamins nyo po sila after 15 days ng from the first day ng stud, 15 days vitamins na, Papi Obi po ang magandang vitamins. And then after 52 days, pwede na rin i-calcium. Delta-cal, Nutri-cal. Tapos, pwede nyo na rin sila pakainin ng mga yung boiled chicken na sabaw, pakainin para lumakas. Tsaka, syempre, ganahan. Yun. So, ganun po yung tamang pag-aalaga at pagpapakain sa mga bago, sa mga buntis. Even sa pag nanganak na, ganun din. So, paano ba natin malalaman kung manganak na ang baby, ang aso natin? So, yung sinasabi ko po sa inyo, pag 63 days na, doon, possible na po yun. At saka pag medyo yung namamagana yung pempem niya, may konting discharge, yan. Tapos, nagkukuskus na, irritable na, uncomfortable na, sign na po yun ng manganak na po yung baby ninyo. So, dapat po aware po tayo dyan, ha? Bilangin ninyo maigi. At saka, i-monitor ninyo kasi kailangan po kayo ng aso ng alagang aso nyo pag nanganganak na. So, yun mga ka-barks. Itutuloy po natin itong pagkwentuhan natin. For the meantime, Merry Christmas!